Hello, my cast of tea. Today is Wednesday, February 2, 2022, and here's the news you need to know. Nasa moderate risk classification ang Pilipinas sa COVID-19 ayon sa Department of Health o DOH. Bumaba ang average daily attack rate ng Pilipinas sa 19.93 cases per every 100,000 individuals. Nasa low risk na lamang din ang National Health System's capacity, total beds at ICU beds capacity. Ngayong araw ay nakapagtala ng 7,661 new cases ng COVID-19 sa bansa, 23,392 ang nakarecover at 43 ang bilang ng nasawi. Samantala, inirekomenda ni Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion ang pagpapakita muna ng vaccination at booster cards bago makapasok sa mga establishmento sa Metro Manila. Ayon kay Concepcion, ginagawa na ito sa Amerika at pwede itong kopyahin sa Metro Manila kung saan mataas na ang vaccination rate. Sa datos ng DOH, nasa 21.9 million doses na ng COVID-19 vaccine ang na-administer sa NCR. 9.5 million rito ay fully vaccinated, 9.8 million naman ang mga first doses at 2.4 million doses naman ang mga may booster doses. Huli sa CCTV camera ang naunsyaming palit pera modus ng isang lalaki sa isang milk tea shop sa Quezon City. Sa kuha ng CCTV, makikita nagbayad ng 1,000 pesos ang isang lalaking naka-helmet at face mask para sa kanyang order. Saglit na umalis ang lalaki at pinuntahan ang kasamahang nakasakay sa motorsiklo. Pagbalik, kinuha niya ang 1,000 pesos na naunang ibinayad sa cashier at nagbigay ng eksaktong 70 pesos pero kitang-kita sa camera na mabilis niyang ipinasok ang 1,000 pesos sa bag at ipinalit ang 100 pesos. Dito na niya sinabing 100 pesos lamang ang ibinalik ng cashier. Mabuti na lamang at alerto ang cashier na isang working student at sinabing sisilipin muna ang CCTV. Isang bata rin daw ang nagsabing nakita niyang pinalitan ng suspect ang pera. Mabilis na umalis ang suspect matapos ang naunsyaming palit pera modus. I'm Joseph Morong. Stand with us. Stand for truth. Ang ulo, dila at iba pang parte ng katawan kusang gumagalaw. Tinatamaan daw nito ang mga kalalakihan na ang lahi mula sa Isla ng Panay. Ang mga pasyenteng may rare condition ng XDP o X-linked dystonia parkinsonism, may lunas na nga ba? Ito ang report ni Amiel Ordonez. Bakit? Minsan naninigas sa yun sa dila o pag wala akong inaawa, usa lang siya lumalabas. Ang kondisyong ito nagmula at natatangi umano sa isang isla sa Pilipinas, ang Panay Island. Ang XDP o X-linked dystonia parkinsonism ay isang uri ng genetic disease kung saan ang mga pasyenteng tinamaan nito ay nakakaranas ng involuntary movements, muscle stiffness, pagbagal ng kilos, panginginig ng isa o ilang bahagi ng katawan at maaari ding magkaroon ng speech impairment. Nadiskubre ito ng mga eksperto noong 1970s sa Panay Island. Sakop nito mga probinsya ng Aklan, Antique, Capiz at Iloilo. Isa sa mga kalalakihang tinamaan ng kondisyong ito, ang 38 taong gulang na si Jeffrey. Kwento ni Rose ni isa sa mga matalik na kaibigan ni Jeffrey. Sobrang sakit nung from dito sa baba ng head niya hanggang sa may batok niya, tapos yung buong neck niya. Kasi pusang nagtitwist yung neck niya. Like katulad ngayon, lagi niyang hawak para lang siya makatingin siya ng diretso sa atin. Actually, yung dito niya minsan dumudugo na eh, kasi kakahawak niya para lang magdiretso. Magdiretso yung tingin niya. Taong 2019 nang makumpirma ni Jeffrey na XDP ang kondisyon, paniwala niya na manang sakit sa ama na tubong Iloilo. Yung father niya namatay din sa ganong sakit, kaya si kuya ata yung nakamana nung sakit nung galing sa family nila. Ulila na sa magulang si Jeffrey at mag-isang naninirahan sa San Pedro, Laguna. Dalawang kamag-anak ang pinuntahan ni kuya, parehas na nireject si kuya. Yung feeling na nareject siya, syempre napakahirap nun tapos sa ganun pang sitwasyon. Kaya ako napatayo, sabi ko, paano kanila nagawang i-reject sa ganyang kalagayan mo? Ako nga, hindi mo kamag-anak, hindi nga tayo magdadugo. Halos madurog yung puso ko nung makita kitang ganyan. Pero dahil walang gustong mag-alaga, lumapit na rin siya sa mga kaibigan. Kinalauna ay kinuha siya ni Rosny at dinala sa Binyan, Laguna para doon alagaan.
nung gabi na tumakbo ako sa kanya kasi yun na yung time na ano na siya eh na nawawala na siya ng hope. Wala na siyang pera, wala na rin siyang food kasi hindi siya makalabas. Kasi si kuya, nung magkasama kami sa work, hindi talaga siya ganito. Mataba si kuya, hindi ganito ang itsura niya. Parang alam niyo, nagsha-shake na yung voice ko tapos hindi ko na mapigilan talaga ng matulog na yung sabi ko, Diyos ko, ano nangyari sa'yo kuya? Yun na lang yung nasabi ko, ano nangyari sa'yo? Sa tulong ng kanyang mga kaibigan, nabuo ang Sense of Love fundraising project para matugunan ang kanyang mga pangangailangan. Maliban dito, kanya-kanyang diskarte rin ang ilan pang kaibigan niya para makatulong kay Jeffrey. Si Rosny, ginamit ang kita mula sa sariling gym. So, ang ginawa ko naman, kapag may clients naman ako, ang ginagawa ko na lang, every time na magbayad yung mga clients ko, yung 5% na tinatabi ko para kay kuya. Ipinahiram naman ng landlord ni Rosny ang isang bakanteng kwarto ng libre. Pagbangon ko, bababa na ako agad dito sa ground floor para i-check siya, para makapag-breakfast siya, kasi kailangan yun uminom ng gamot 3 times a day. So, full-time talaga yung pag-alaga ko kay kuya from morning hanggang gabi. Pati pagligo sa kanya, ako din lahat, pag-toothbrush. So, nahirapan talaga siyang kumilos mag-isa. Pag kumakain siya, nahirapan siyang huminga. Alam mo ba, so after namin kumain, ano siya, pagod siya, pawis na pawis siya. Anong nararamdaman mo ngayon, Kuya Jeff? Mahirap. Bakit? Ano po, saan po masakit, Kuya Jeff? Pwede mo ituro? Ayan, diyan po masakit, Kuya Jeff. Bakit kayo nawala ng pag-asa noon? Depression. Depression. Distress. Opo. Pero ngayon na nakasama mo na si Ate Rose, si Ate Senny, nagkaroon ka na ba ulit ng pag-asa, Kuya? Oo. Oh. So, So yung sakit niya is yung tinatawag na X-linked dystonia parkinsonism or XDP or what we call the Lou Bug syndrome. Okay, so XDP, it is known to cause progressive dystonia with or without Parkinsonism among Filipino males, no, with maternal roots from the Panay Island in the Philippines. So it is a progressive condition, a progressive dystonia. Progressive meaning habang tumatagal, lumalala siya. Sa isla ng Panay, mahigit 500 ang naitalang kaso ng XDP doon. Hanggang ngayon, nananatiling walang gamot para tuluyang gumaling sa sakit na ito. Pero may paraan kung paano makapamumuhay ng normal ang mga may ganitong kondisyon, ayon kay Dr. Johanna Destriza, ang adult neurologist ni Jeffrey. If mayroong paninigas ng katawan, may pagbagal ng movement, may tremors, yung tinatawag na Parkinsonism, we give Parkinson's medicines, no? So yun yung binibigay para mabawasan yung symptoms nila. Meron din kaming binibigay na iba pang gamot, pamparelax ng muscle, and a lot of them have depression and anxiety. So you have to address that as well. So we give antidepressants or pampa-enhance ng pangtulog nila. And you have to look at the nutritional build-up of the patient. So tutulungan mo rin sila kasi the illness itself, it won't kill you eh. But kung ano yung makaka-worsen ng condition mo is yung complications na. Also, we offer them Botox or botulinum toxin injections. So, ang ginagawa kasi ng Botox, nagpa-paralyze siya ng muscle. When you inject Botox to the muscle na may dystonia or yung sustained na nakokontract mo, so pag na-paralyze sila, hindi na sila nagkocontract. So, yung mga high-tech naman na treatment na we use sa Parkinson's, ginagamit din sa ibang patients na meron itong XDP, yung mga deep brain stimulations. May ilang grupo rin na patuloy na nag-aaral sa naturang sakit, tulad na lang ng Movement Disorder Society of the Philippines. So, yung X-linked dystonia Parkinsonism of Panay, no, kung sa buong mundo, actually it is rare kasi hindi naman lahat
nagkakaroon nito. At sa Pilipino lang siya lumalabas. That's why it's considered rare. And if you see a patient na may mga pagpupustura or pagbagal, isa to sa kagad sa mga pwedeng konsiderasyon na sakit ng pasyente. Dahil very endemic siya, especially kapag yung origin niya ay nasa Panay Island. So, ang unique sa kanya is that parehong sintomas ay present in one patient. So, ang pagkakaroon, maaring one over the other. So, ang iba, mas panalo yung Parkinsonian. No, ang iba naman, mas panalo yung dystonia. Or mas nangingibabaw, in other words. Ayon sa datos ng Sunshine Care Foundation, isang support group na nakabase sa Roja City, Capiz, 2 sa bawat 10,000 Pilipino mula sa Region 6 o Western Visayas ang may ganitong kondisyon. Bukod sa kalalakihan, meron na ring mangilan-ngilan na mga kababaihan ang nakumpirmang may ganitong kondisyon. Pero kumpara sa mga lalaki, milder ang kanilang sintomas. To be honest, up to this moment, hindi rin namin masagot kung bakit po talaga sa Panay Island lang. And hindi pa namin napagtatagpi-tagpi lahat. Kumbaga, kulang pa yung mga datos natin, no, para masabi na ito talaga yung reason. Alam natin na genetic siya eh. Yes. Alam natin na genetic siya. So, para nga ma-confirm ang diagnosis, we already are able to do genetic testing. Pero kung paano ang nangyari dun sa gene na yon, wala pa tayong matibay na explanation kung ano talaga ang nangyari centuries before or hundreds of years ago. Is it something that's environmental? Is it something na mutation ng gene? Wala ho tayong masabi na sigurado. Sa Pilipinas, iilan pa lang ang genetic counselor na nakatutok sa XDP at isa na rito si Nicey. Ang genetic counseling ay parang isang area ng translational medicine. Dito sa Pilipinas, kasi nasa stage pa tayo na dapat gamutin lang natin kung ano nakikita nating sakit. On the other parts of the world, they are really into preventive medicine na and starting to get into more of genetics. And so that we will not experience all the sufferings we've been experiencing here in the third world country, di ba? Pero ang ilang komunidad sa isla hindi pa rin tanggap ang XDP. Kaya mahalaga ang presensya at payong medikal ng mga eksperto para higit na maunawaan ng komunidad na ito. Meron pa din na may mga certain families or individuals na ayaw pa rin po talaga magpatingin. Dati, at least kahit papano, no, nabre-break na natin yung wall unti-unti. And hopefully, ang nagiging dilemma na lang talaga or problem namin with the management or the treatment ng mga patients is that nasa liblib talaga na lugar, hirap kaming mapuntahan sila. At the same time, hirap din po sila pumunta sa amin. For the patients naman, no, hindi po kailangan matakot. So the Sunshine Care Foundation was created by me kasi yung brother ko may XDP. And recently, I also discovered that my sister has XDP. It's hard, you know, life for our fellow Filipinos, it's already hard as it is. And how much more when you have this disease and you don't have the financial resources to support hospital care or family loved one, and it nakaka-stress. So what we are doing right now is providing free medical care. We have clinics in Roja City and Iloilo, and we also go around to other parts of Region 6, even in Manila, through our partner hospitals. So with the patients who don't have jobs na, we help them with livelihood. Our long-term vision is to end XDP, which we hope is not long-term. Sa tala ng Sunshine Care Foundation, halos 400 tinamaan ng XDP ang kanilang naging pasyente at halos 300 naman ang kasalukuyan nilang tinututukan. Sometimes people just need to talk and some listen. That's why we're very thankful also with our community advocates. Sometimes pag may nahihirapan sila, our patients call them. And then after that, tatawagan nila yung mga staff namin. Pag nandun ka lang and then listen to them, it helps. Isa sa mga natulungan ng grupo ang 33-year-old XDP patient na si John Paul, isang seaman. So, malaki po ng tulong ng Sunshine Care Foundation sa akin. Kasi, besides the free check-up, meron bang free medicine, tapos ay free Botox, hindi ko alam yung background na meron pala kaming itong hereditary. Kasi, kapag kasi kami mga kapatid, ma'am, puro kami lalaki. Bali, lagi yung pinag-pray na ako na lang.
Bukod sa XDP, dagdag pa sa nin din nang malamang may epilepsy ang kanyang isang taong gulang na anak. Gayunpaman, siya pa rin daw ang pinaghuhugutan ni John Paul ng lakas sa araw-araw. Kailangan ba rin bumar para trabaho? Buti may inadabi rin akong emergency fund namin ng partner ko. Eh, nagpatayo po ako na ma'am ng yung water filling station. Mahirap na umasa sa iba na kung kaya mo rin lang. Ako po yung nag-refill, ako yung nagbubuhat, ako yung nag-deliver. Para makapagbigay inspirasyon sa kapwa niyang may XDP, gumagawa si John Paul ng mga vlog. What's up mga tol, mga naarosin yung lahat? Kung saan ipinapakita niya na posible pa rin makapamuhay ng normal ang mga kagaya niyang may XDP. Umuha ako ng video na para awareness para sa na karamihan kasi yun happy pa rin kahit na may sakit pero kailangan yung positivity mo. Challenge na naman to, hindi naman mabibigay ng challenge si Lord kung hindi natin makakaya. Let's go! Ito ay isang sakit na uniquely Filipino at as such, eh kailangan po may aksyon na magagaling sa gobyerno. Yung lagi naman hong hope ng mga doktor ay makatulong. Sana they will recognize that this is also an important condition, especially dito sa Philippines, and would give us ease sa pag-apply ng lahat ng mga benefits that the government could give. I don't know why we wouldn't be included in persons with disabilities. I mean, yeah. This is clearly a disability. Help us with the healthcare. Whatever benefits there, they can get whatever meager healthcare they can get. Kung tutuusin, matagal na ang XDP sa bansa, pero hanggang ngayon kulang pa rin sa sagot at suporta ang mga tinamaan nito. Kaya mahalagang may sapat na pag-aaral at solusyon para dito ang gobyerno nang sa gayon ay hindi mawalan ng pag-asa ang mga may XDP na kung saan ang lahi ay nagmula sa Panay Island. Ako si Emil Ordonez, I stand for truth. Inirekomenda ng Senate Blue Ribbon Committee na kasuhan ang ilang opisyal ng gobyerno at ng kumpanyang Farmaly Pharmaceutical Corporation kaugnay po yan ng di umano'y maanumalyang purchase o pagbili ng COVID-19 pandemic supplies. Taliwas yan sa rekomendasyon naman ng House Blue Ribbon Committee. For the record mga ka-Stand for Truth, sino-sino ang inirekomendang kasuhan ng Senate Blue Ribbon Committee? Sa partial committee report na inilabas, pinakakasuhan ng violation ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act at plunder o pagnanakaw si Health Secretary Francisco Duque III, dating Chief ng Procurement Services Department of Budget and Management o PSDBM na si Lloyd Christopher Lau at dating Presidential Economic Advisor na si Michael Young. Inirekomenda rin kasuhan ang paglabag sa Anti-Graft and Corruption Law, Plunder Law, Bayanihan to Heal as One Act, Government Procurement Reform Act at violation ng the Revised Corporation Code ang ilang opisyal ng Farmaly Pharmaceutical Corporation na sina Wang Siuyen, Twinkle Dargani, Mohit Dargani, Lincoln Ong, Chriselle Grace Mago, at Lin Wei Xiong. I concur with the observations of the chairman and that indeed these witnesses have shown disrespect to the processes of the committee. Appropriate letters have been issued to them, inviting them to appear. The subpoena has been issued, I assume. They have totally disregarded the processes of this committee, and I second the motion of the chairman to enforce the rules of the Blue Ribbon Committee and declare. And I second the motion to declare these persons in contempt. Nakasad sa report kung paano raw ninakaw ang public funds sa kabila ng nararanasang health crisis sa bansa. Kwestiyon din kung paano nakabili ng di umano'y overpriced materials sa isa raw unqualified at undercapitalized firm. Kaya ngayong mga panahon na ito, napakahirap ng katayuan namin. Gusto ko lang sabihin sa inyo,
lahat ay talagang kailangan gawin ang tungkulin para sa kapakanan ng bayan. Isa lang ang bansa natin. Ito nangyaring pandemyang ito ay marami ng kinitil, hindi lang dito sa Pilipinas, muna sa buong mundo. Pero paano tayo tutulungan kundi natin pwedeng ipakita sa buong mundo na kung may katiwalaan, kaya natin iayos at parusahan yung mga nang-aalipusta at talaga nag-aabuso sa ating mga kababayan. Sa isang pahayag ni Secretary Duque, sinabi niya makikipagtulungan ng DOH lalo na't wala naman daw silang itinatago at pawang katotohanan lamang ang sinabi nila sa Senate Blue Ribbon Committee. Wala pang pahayag ang iba pang nabanggit na pangalan. Kung kayo ang tatanungin mga ka-Stanford Truths, ang ayon ba kayo sa partial report ng Senate Blue Ribbon Committee na kasuhan ng plunder at graft sina Secretary Francisco Duque III, dating PSDBM Chief Lloyd Christopher Lau, dating Presidential Economic Advisor Michael Yang at ilang opisyal ng Farmaly? Narito ang sagot ng ilan natin mga ka-Stanford Truths. And that's all for today, mga KSFT. Don't forget to like and follow Stanford Truth GMA Facebook page for the latest updates. I'm Joseph Morong. Stand with us. Stand for Truth.